So hello, magandang araw. Ang ating topic ay equations of motion, normal and tangential coordinates. So parang review na lang din to sa ating mga previous topic. Okay? So bago tayo mag-start, so ganun pa rin, magbigay tayo ng productivity tip. Ano? Sabi, dynamics of rigid bodies is tough and so are you. Okay? So sana ganyan, ano? Tough and so are you. The same boiling water that softens the potato hardens the egg. Yun nga, no? Napakagandang ating productivity tip. Ano? No matter how hard this subject gets, no matter how tough this is, you are 1,000% tougher. Okay? So, napakaganda. So, sige. Start na tayo. So, yung ating normal tangential is yung parang ating roller coaster ride. Ano? Nakasakay na ba kayo sa roller coaster? So, yung ating roller coaster, meron siyang normal and then tangential. Yung ating, ano? Ating acceleration, syempre. Okay? So, as yung ating roller coaster tumataas, di ba? As the roller coaster falls downward, ano? So, meron siyang normal and tangential. Ayan. So, pababa na nga, no? So, ano kaya feeling? Parang wala naman sakay yata ito. Nasa figure natin, ano? Okay. So, ito yung ating given illustration para makuha natin yung mga formula or mga ayun, mga formula nga, no? Okay, so for example, meron tayong path dito. Ito yung path natin, si blue line. Then yung ating particle, ito si particle P. No? Okay. So ito yung kanyang mga parang pre-body diagram, yung mga arrow. Ano? So meron tayong upward and then left and right. Okay. So yung ating F sub B, so yan yung ating summation ng F sub B, yung atong itong pataas, yan yung weight or mass ng ating particle. So, dyan yan nangyayari. So, apekto, marami dyan. Meron pa yung gravity. Ano bang mga nakaka-affect sa ating mass? Ano? Itong ating F sub B and U sub B. Okay? For dito naman sa ating left side, meron tayong normal. And then, dito naman sa right is the tangential. So, itong tatlong axis na to, yung nakaka-apekto dito sa particle as we go, syempre, sa ating curve path, ano, or circular path. Okay? So, itong pangyayari na to, or itong system na to ay nangyayari lang, remember class, sa ating curve path or circular path. So, meron tayong summation of forces is equal to ma. And then, given itong ating mga to, ang summation natin is equal to MAT and then yung ating MAN. Okay? So, after that, we will get, so, meron tayong F sub T, meron siyang MAT. So, yung ating, paano naging ganyan? Sige. Paano naging ganito? Okay? Sige. Sulat natin. Ayan. So, diba meron tayong first equation, ito, dito sa kanan. So, explain ko na lang. Sige, muna natin isulat. So, syempre, pagka tangential lang yung hinahanap ko, syempre, walang normal yun. Kaya itong summation forces na to, mag-equal yan sa zero. Okay? Ang ating F sub N, U sub N. Then, yung ating F sub B, U sub B, zero din yan. And then, yung ating F sub M, A sub N, 0 din. Kaya ang nakuha lang is, ang natira na lang is summation of forces ng ating tangential equal siya sa mass times the acceleration sa ating tangential. So, kung normal naman, sa ating normal is yun naman ang hinahanap. So, ito namang ating tangential, magsi-zero yan. And then, yung ating nasa binormal direction, ito palang B na to is binormal direction. Pero, usually weight yan, ano, or mass yung nandyan. Okay?
So sa ating binormal direction, yung ating f sub b, magsi-zero yan. And then yung tangential dito, magsi-zero na yan. Kaya ang matitira na lang is si summation of forces along normal and then equal siya sa mass times the acceleration due to the normal. Ano? Okay? And then sa ating binormal naman, direction, so equal siya sa zero. Ano? Kasi wala naman siyang tangential and then wala din siyang normal. Kaya equal siya sa zero. So pag in-equate natin si binormal direction or yung most common natin na weight is always equate siya sa zero. Okay? So ito yung ating first example. Example number one. So sabi, determine the banking angle theta for the racetrack so that the wheels of the racing cars shown will not have to depend upon friction to prevent any car from sliding up or down the track. Assume the cars have negligible mass, a mass m, and travel around the curve of radius r with a constant speed v. Okay, so hindi na kailangan ng friction. Okay, sige. So, isolve natin yan. Una, sulat muna natin yung mga given, syempre. Okay? Then, draw natin yung free body diagram. Swerte tayo, meron na. So, given. Sabi, halos wala namang binigay, ano? So, wala palang given na, ano, parang, i-equate lang natin yung magiging, wala siyang mga numbers, eh. Theta, kung anong value ng mass. So, i-drawing na lang natin si free body diagram. So, sabi, meron tayo dyan racetrack, race car. So, ang kanyang, syempre, naka-banking siya eh. Kaya may angle tayo dyan, theta. So, normal niya, normal force niya, yan. And then, yung weight niya, syempre, si weight natin equal siya sa mass times the gravity. Then, meron siyang normal dito. Normal acceleration is m. And then, yung kanyang n. Okay. So, yan. After natin maisulat yung mga given or illustrate, sige. So, kunin na natin yung mga equations of motions. Ano ba yung mga equations of motions? So, meron tayong f sub n equals man. Ano pa? Yung ating summation ng bidirection equal 0. And then, yung ating summation of forces naman sa tangential. Since wala tayong tangential na binigay, so meron tayong a sub n na to the right daw, positive. Okay? And then, yung ating normal naman, yung ating n sub c, so positive din kasi pataas yung So, anyways. So, ayan. So, ito, hindi natin ito lalagyan ng equation. Okay. Wala naman eh. Okay? So, dito muna tayo sa summation of forces due to the normal. Equal siya sa m. A, n. Okay? So, equal siya sa ating summation of forces along n. So, f, a, n. So, ito. Kita nyo. Meron tayong theta dito. So, meron tayong yan. Okay. So, dahil at ito yung ating normal, syempre, meron din yan dyan. Side na yan. Ito. So, ayan. So, ano bang gagamitin natin na trigo function? So, ito yung theta mo, opposite over the hypotenuse. Ito kasi yung hypotenuse mo, si NC. Eh. Ayan. So, meron tayong opposite over the hypotenuse. So, sino? Si Mr. So. So, gagamitin ko ay si So. Lagay ko dito. So, meron akong NC sine theta equals yung aking mass. Wala naman binigay na mass eh. And then, yung aking
acceleration due to normal, yung ating formula, na b squared over yung ating radius. And then, after that, ano pa? So, ano bang hinahanap dito sa ating problem? Determine the banking angle. So, wala pa akong ibigay dito sa theta. Sige, solve ko pa sa aking V. Sa aking F sub B naman, summation ng F sub B equals 0. So, meron naman akong sinong nandyan? Ito, si theta naman, but yung nasa adjacent side naman, so NC cosine theta. Ano pa? Meron pa akong weight and weight, ano? Si weight ko, syempre pababa yan. Di naman pataas eh. So, minus yung aking weight na mass times gravity equal siya sa 0. Okay? Then, isolve ko yung aking transpose ko muna yung mg. So, meron akong nc cosine theta equals mg. So, dito, ano bang pwede kong masolve dito? Si m, lipat ko. Okay? So, si theta kasi yung inahanap ko eh. Okay? So, ito. Kita nyo, meron tayong sine. Then, meron tayong theta. Cosine pala. So, gawin ko siyang, naalala nyo si tangent? So, si tangent, diba si sine over sine theta over cosine? Yan. Sine over cosine si tangent. So, pagka pala, pinag-divide ko yung dalawa. So, meron akong NC sine theta equal sa aking M tapos sa V squared over yung aking radius divided by aking NC cosine theta equal sa aking MG. Okay? So, yung aking NC makakancel, aking M makakancel, and then si sine over cosine pala is si tangent na. Tangent theta. Ayan o. To show yung aking trigonometric identities, si sine over cosine ay si tangent. So, tangent theta equals, ang natira na lang, si v squared over yung aking radius tsaka si g. Ayan. So, ngayon, theta equals, theta lang hinahanap eh. Dito na lang. So, theta equals aking arctan ng v squared over aking pg or rho g, ano? So, theta equals arctan ng v squared over yung aking rho g. Okay? Or aking radius g. Ayan. Okay? So, yan yung ating sagot sa ating unang example. Kasi ang tinatanong naman is, ito, determine the banking angle. So, yan lang. So, wala tayong mga given na iba eh. So, ito, nakuha ko. Gamit yung aking trigo identities. Okay? So, next, sa ating example number 2. Sabi dyan, the 3 kilogram disc D is attached to the end of the cord as shown. Ayan, yung ating figure. The other end of the cord is attached to a ball and socket joint located at the center of the platform. So, if the platform rotates rapidly, diba? Parang yan yung nasa, ano, no? Sa mga carnival, yung sa palaro. Iniikot, ano? So, if the platform rotates rapidly and the disc is placed on it and released from the rest as shown, no?
determine the time it takes for the disc to reach a speed great enough to break the cord. So kailangan palang sirahin yung cord, ano? The maximum tension of the cord is sustained is 100 newtons. And the coefficient of kinetic friction, ayan, kinetic friction tayo, between the cord, between the disc and the platform is mu sub k equals 0.1. Ayan. So, kanina kasi is yung previous problem natin is frictionless. Kasi sabi, assume daw na hindi makaka-apekto yung friction. Okay, pero dito sa ating problem, so meron na tayong kinetic friction. Okay? Sige. Wait lang at burahin lang natin yung ating so, ganun pa rin. Una pa rin nating ilagay yung ating paboritong given. Okay. Hirap naman burahin ito. Okay. Ayan. Hirap burahin. Suot natin yung ating given. Meron daw tayong 3 kilogram disk sa ating mass. 3 kilogram. Okay? Then, attach daw siya. Then, the cord, ball, and joint. So, if the platform rotates as shown, disk, the maximum tension of the cord, ayan. Meron tayong maximum tension na 100 newton. So, let's say yung ating T na lang, T-max, ay 100 newton. Okay? And the coefficient, mu k, ay 0.1. Yan. So, yan lang naman halos yung given. So, lagay ko na rin yung aking radius na 1 meter. So, solution tayo. Ngayon, i-illustrate natin yung problem, ano? Okay. Sabi, meron tayong platform. Imagine, ito yung ating platform. Yan, yung bilog na lang yung ating object. Ngayon, syempre, meron niyang weight dito. Okay. Pataas yung aking weight. Okay. And then, ano pa? Yung aking normal. Okay, pangontra sa weight. N sub T, sabihin natin yung normal ng aking block. Okay, kasi yung kaya D yan, dahil D kasi to, ayun o. Okay, so, yun lang yung explanation, normal force nun. And then ano pa, so lagay ko syempre dahil nagmo-move siya sa aking circular path. Okay, so meron ako dito A sub T. No? And then, para saan? Para sa tangential. Okay? Then, sa kabila naman. Kabila naman. Siyempre, kung may tangential ako, meron din ako normal. Sino naman si normal? Si A sub N. And then, siyempre, dahil yung si A sub N, nandyan din yung aking nandyan din yung ano, si tension. Okay? May tension pa ako eh. Ito. Ito. Tension. Okay? May tension dyan eh. So, ito sa aking para sa normal. And then, aking sa tension. Ayan. So, meron tayo yung pre-body diagram. So, kumpletuhin na lang natin yan. So, si weight, syempre, mass lang yung given. So, multiply ko pa siya sa 9.81 sa aking gravity. Okay. Kumpletuhin natin para ayan, mg equal siya sa 3 times 9.81. So, meron akong 3 times 9.81
29.43. Ayan. Okay. Newtons. Ano pa? So dito sa aking F sub, dito pala sa aking left side, sa aking A sub T, huwag kalimutan, syempre. So, medyo nawala, no? Pero, meron niyang sino? So, kung meron ditong T, tension, syempre meron din pang kontra sa tension. Sino? Yung ating force. Ano? Yung reverse effective force natin na tinutukoy, ano? So, dito, lagay ko na lang yung ating F. Ano? Si F natin, di ba yan si U? Then si N. Mu N. So, yung kumukontra sa ating tension, syempre. Ito yan. Si mu N. Okay? Ayan. Kompleto na. Ito pa. So, si mu N, lagay na rin natin F equals yung ating mu na 0.1. So, meron na ba tayong N? ND. Wala pa, no? So, lagay ko na lang dyan, ND. ND. Okay? Sige. So, solve na tayo sa ating equations of motions. Ano ba yung mga equations of motions natin? Hindi yung tatlo. Summation of forces sa N. Summation of forces sa T. Tangential. And then, yung ating bidirection, ano? Sa ating B. Ayan. Tatlo. So, unahin natin sino? Si N muna tayo. Sige. Summation of N equals sa ating MA N. Summation of forces along N sa ating normal. So, sino yun nandyan? Ito lang, oh. Si T lang. So, meron tayong T tsaka yung kanyang N. Ito. Ayan. So, yung M natin, sino? M natin is, check natin, 3. Then, yung A sub N natin, so, si A sub N, diba si A sub N ay, ito, lagay ko na lang, siya si V squared over rho. So, meron tayong V squared over rho natin, yung radius, so, 1. Therefore, meron tayong T equals 3V squared. Okay? 3V squared. So, ayan. Meron pa tayong unang equation. Equation 1 natin. For E sub or summation of tangential naman, forces along tangential, meron tayong mass times the tangential. Okay? So, for sa T naman, edi ito lang. Si aking force equals 0.1 ND equal siya sa mass natin is si 3 pa din. And then, meron ba tayong A sub T? Wala. Hindi pa binibigay. So, lagay ko lang muna is A sub T. Equation number 2. Then, for equation number 3, si F B naman by equal 0 sa ating y direction. Si equal 0. Ano po? Sino-sino? Ito o. Si ND tsaka yung aking weight. So, meron akong ND na positive, pataas, minus yung aking weight na pababa na 29.43 newtons equal 0. So, therefore, sige, gawin ko muna itong equation 3. Pero, si equation 3, di ba? Pwede ko na agad masolve yan eh. ND equals, so transpose ko lang si 29.43 sa kabila, magiging 29.43 na lang. Kasi negative siya eh. Newtons. Ngayon, dahil may ND na ako, ND masosolve ko na to. Ano? ND masosolve ko na yan. So, substitute ko lang sa aking equation 2. So, lagay ko si equation 2 dito. Solving equation 2 dito. Solving equation 2 and 3.
So meron akong 0.1 ND equals 380. Okay? But si ND ko is 29.3, therefore 0.1 times 29.43 equals siya sa 3 aking tangential. Therefore, yung aking tangential 80 equals so 0.1 multiply by 29.43 divided by 3. So meron akong 0.981 meter per second squared. Okay? So ayan. And then ano pa yung matitira? So si T equals 3V squared, masosolve na ba natin? So si T, tingnan natin. Meron tayong T ano? Ito. Ayan. So yung V na masosolve natin is the critical speed kasi yung ating T na sinubstitute is naka-maximum. Okay? So, ang tinatanong ba sa ating question, ano bang question sa ating problem? Determine the critical velocity bago siya mag-break. Ma-break yung cord. Ayan. Determine the time and for the disc, the time it takes for the disc to reach a speed great enough to break the cord. So, tama-tama. So, ang kukunin talaga natin is yung pinaka-maximum velocity pag na gamit itong maximum tension. So, yung critical velocity, kukuha natin si tension. Sige. Solving equation. Dito na lang. Kunti lang naman yan eh. So, solving equation. 1. So, meron tayong Tmax na 100 newtons equal siya sa 3V squared. So, lagyan ko to ng critical. Okay? So, yung aking VCR, critical velocity or critical speed. So, meron akong 100 square root ng 100 over 3. Meron akong 5.77 meter per second. Okay? Aking critical. Ngayon, tinatanong ay determine the time. So, ayan, may time ka and then gamit mo yung velocity. Okay, na critical. So, masosolve natin yan. Okay? So, meron tayong equation. Alam niyo equation natin or formula natin na V sub F equals yung ating V sub 0 plus 80. Okay? Where yung 80 is the tangential. Okay? So, ating V sub F naman. So, tatransform ko lang to gamit yung ating mga. So, yung V sub F natin, syempre siya yung ating critical. Okay? Then, initial natin, 0. Plus yung ating 80 tangential and then yung inahanap natin na time. So ito yung inahanap si time. Therefore, so meron tayong VCR na 5.77 equals yung ating A sub T asa na yung ating tangential. Ito, 0.981 then T. Therefore, yung ating nahanap na time, so T equals 5.77 divided by 0.981. Meron tayong 5.88 seconds. Ito yung ating final answer. Ayan. So, yan yung ating sagot. So, kita nyo. So, dito pa rin ang galing sa ating equations of motions.
hanggang sa makarating tayo dyan. Nadagdag lang dyan is yung ating velocity, ano. So, ganun. Okay, remember yung ating pre-body diagram. So, ating tension nasa normal, ating tangential, yung ating reverse effective force, ano, or yung ating friction times yung ating normal force na ND. Nabura yung ND nito. Ayan. Okay? So, next example. Okay? Ating example number 3. Ayan. So, sabi, the design of the ski jump, so, tumalon, shown in the photo requires knowing the type of forces that will be exerted on the skier and her approximate trajectory. If in this case, the jump can be approximated by the parabola shown below, determine the normal force on the 150-pound skier the instant she arrives at the end of the jump. Point A, where her velocity is 65 feet per second. Also, what is her acceleration at this point? Ayan. So, solve tayo. Sige. Relax muna habang nagbubura. Medyo hirap nang burahin ating whiteboard. Okay. Sige. Ayan, sa wakas. So ngayon, solve muna natin or solve agad. Pwede pang given muna. Sige. Given tayo. So sabi, the design of the ski jump shown in the photo. So, parang fast read na lang ano sa ating PPT. Certain the skier, if this in the case jump below, determine the normal force. So, ang inahanap natin is si normal force. NA. Nahanap agad. Sige. Eh, yun nauna sa question eh. Or sa ating exam. Sa ating problem eh. Determine the normal force of the 150 pound. So meron na tayong weight na 150 pound. Okay, and then ano pa, at the end point A with her velocity is 65 feet per second. Okay. So, ano yung ating 65 feet per second velocity? 65 feet per second. Okay, ano pa? What is her acceleration at this point? So, meron tayong distance na 200 feet. So, mamaya na lang yan. So, ito, meron tayong equation. So, meron tayong 1 over 200 x squared minus 200. Okay. Sige. Solve muna tayo. So, unahin natin yung equations of motions bago natin gamitin yung ating curve ito, yung ating equation of y. Okay? So, solution tayo. So, ngayon, is drawing natin yung free body diagram ng skier. O yung, ito, skier. Ito yung skier. Ayan, siya, ayan, yan. So, drawing natin yung free body diagram niya. Okay? Sabi, so ito si skier. Ayan. So, ayan yung kamay niya. May hawak siya na ano. So, ayan yung ski niya. Okay? So, meron siyang una. Meron siyang weight na 150 pound. Pounds? Ano pa? Yung ating kontra sa ating 150 si normal force. Okay? And then, meron tayong tangential dito. Okay?
ating A sub T tangential. At tayong normal force. So, so solve natin yan mamaya. Okay? So, yung ating normal force niya is nandito sa taas. Okay? Dito sa 150. Ayan. A sub N. Okay, sir, paano kung, paano nawala yung FB? Ito walang FB. Diba? So, sa ating mga previous problem, may FB tayo o meron tayong binormal direction eh. Ba't dito nawala? Ito yung answer dyan kung bakit walang FB. Okay? So, kasi class, yung definition ng ating FB, dapat yung normal and then yung ating tangential, yung normal and tangential and tangential, ano dapat yan ay perpendicular, no? So perpendicular yan both in normal and tangential. Okay? So, in this problem, check natin yung slope. Check nyo yung slope nung inyong problem. Paano natin malalaman yung slope? So, kunin natin yung ating equation. Ito, 100. So, meron tayong 100, 1 over 200 x squared minus 200. Okay? So, ngayon, dy over dx tayo, differentiate natin yung ating equation. So, x squared to. Magkakaroon tayo ng 2x minus, so 0 na yan, over 200. So, magkakaroon tayo ng x over 100. Ngayon, ano ba yung ating x? Ano ba yung ating x? Okay. Dito sa problem, sabi, is the instant she arrives at the end of the jump. Okay. Point A. You know? So, ang ating point dyan, nung skier ay nasa point A siya. And then, at the end of the jump. So, ibig sabihin ito, ito siya. So, ang ating x dyan ay magiging 0. And then, yung y natin, alin? 200. Okay. You know? Okay? So, 200 yung ating 0 and 200 tayo. Okay? Ngayon, para mapunta dyan sa ating A platform, syempre, hindi yan purely na 200. Kasi pag sinabi natin 200, dito. Okay? So, ngayon, papupuntahin natin sa point A, meron tayong magiging negative 200 para sa ating Y. Okay? Ating X, ito ang ating Y. So, kung yung ating x ay 0, therefore, ating x ay 0, kakaroon tayo niyan na slope dy over dx equal 0. Therefore, yung ating slope ay, slope at A is horizontal. Okay? So, ayan. So, kung yung ating slope ay horizontal, okay? Therefore, hindi mag-a-appear sino? Si F sub B. Okay? So, kanina kasi sa ating mga previous problems, sige, pakita natin. Ayan. So, yung ating, meron tong F sub B. Okay? Kasi, yung ating normal and tangential, and then hindi sila, or yung ating binormal direction naka-perpendicular sa ating normal and tangential. In this case kasi, sa ating example number 3, is yung ating tangential, is yung ating, kung slope mo ay horizontal, ibig sabihin, yung tangent direction natin ay also horizontal.
So, kung isusulat ko yung equation ko kanina na tangential ay n normal, dapat perpendicular siya para makuha ko si binormal direction. So, kung ang slope ko ay horizontal, ibig sabihin yung tangent direction ko horizontal din. Okay? So, paano magiging perpendicular sila? Ano? So, wala tayong magiging binormal direction because yun nga, dapat yung binormal direction perpendicular siya both sa tangent and normal, ano? Okay? Kasi, kung ang tangent ko ay horizontal, yung normal ko kasi is magiging horizontal na rin. Ano? Okay? Nagigets ba? So, if the tangent direction is horizontal, then any direction perpendicular to it will be horizontal. Okay? So, hindi na siya perpendicular. Okay? So, ayun. So, dapat i-check nyo muna yung inyong slope. So, kung ang slope nyo ay hindi horizontal or hindi mag-equal sa zero, therefore, meron tayong binormal direction. So, kung wala naman na binigay, usually yung slope ay pagka meron lang tayong mga given na function. Tulad nyan, meron tayong instantaneous point na y equals 100, 1 over 200 x squared minus 200. Okay, so, hindi tayo gagamit dito ng fb, f sub b. And then, dahil alam natin na horizontal, so, ganito na din yung ating magiging illustration. So, ganun. Back to the basic, diba? Yung nasa x-axis natin is the tangential. Yung nasa taas natin is the normal. Okay? So, kung maggagawa tayo ng ating equation of motion, balik tayo. So, tapos na nating ma-analyze yung free body diagram. So, equations of motions tayo. Ano bang mga equations meron tayo? Siyempre, meron tayo sa normal. Equals yung ating mass times yung normal acceleration. And then, meron din tayo sa tangential. So, meron tayong mass times the tangential acceleration. So, unahin natin si normal acceleration. So, meron tayo dito NA. Ano pa? Si 150 sa ating force. So, meron tayong NA na pataas minus pababa na 150, okay, equals yung ating mass times acceleration. Dahil ito ay weight, so, kailangan ko siyang i-divide sa gravity, sa 32.2, okay? Kasi, di ba, meron tayong weight equals mass times gravity. So, dahil mass lang kailangan ko, so, kailangan kong i-divide to sa g. So, kakaroon ako ng mass equals weight over gravity. Kaya yan, okay? So, meron pa tayong a sub n, yung aking acceleration. Then, yung a sub n ko naman, di ba, si a sub n, si v squared. So, meron akong v na 65 feet. V squared, ano pa, over yung aking rho. Okay? So, may binigay bang radius? Wala. So, yung radius, makukuha natin yan. Yung radius of curvature, ting rho. So, meron tayong, kung naalala niyo yung formula natin na, pero, simplify ko muna to. Sige. Simplify ko muna. Sige, wag na. Okay. Kunin ko muna si rho. Si rho yung ating formula dati. Ating previous topic sa ating normal and tangential forces. Plus yung aking derivative. Ano? Dy over dx squared. Quantity. Tapos, raised to 3 halves. Okay, and then yung aking second derivative, aking y double prime. Okay, or aking d squared y over dx squared. Okay? With x, syempre, equal siya sa
0. Okay. X equals 0. Ayan. So, solve ko muna ito na aking row. Para may solve ko na, mailagay ko na siya dito. So, meron akong 1 plus. So, dy over dx. Dito tayo. Yung ating derivative, yung ating y equals ating parabola, 1 over 200 x squared minus 200. Ayan. So, dy over dx equals, so, pinakita ko na kanina, pero solve pa rin natin. 2x equals 200. So, equal siya sa x over 100. Okay? So, meron ako dito x over 100. X over 100 squared 3 over 2. Okay? All over yung aking second derivative. So, differentiate ko dito. Pangalawa naman. So, dy. Ito. So, d squared y over dx squared equal siya sa, so, magiging 1 over 100 pag differentiate ko naman to. So, sa baba is 1 over 100. Absolute value. Ngayon, in terms of x equals 0. So, yung mga x dyan, papalitan ko ng 0. So, meron akong 1 plus 0 raised to 3 half over 1 over 100. Okay? So, yung aking row equal siya sa, kaya, pindot-pindot tayo. So, 1 plus, sige, lagay pa natin. 1 plus 0, lagay pa rin natin, raised to 3 half over 1 over 100. Okay. Ating row ay 100 feet. Okay? So, ayan. Nakuha ko na yung row ko. Save ko na dito. So, meron akong row or radius of curvature na 100 feet. Okay? So, drawing ko na to. Ayan. Meron akong, balik ako dito sa motion ko, equation of motion. So, meron akong Na minus 150 equals 150 over 32.2 times 65 squared over yung rho ko na pinakita kanina, 100. Ayan, meron akong Na equals, okay, x minus 150 equals 150 divided by 32.2 multiply by sa ating 65 squared over 100. Shift valve. So, meron tayong 346.817 or 82 na lang. 82 feet or 82 pounds. Okay, pounds kasi yung ating hinahanap. Unit pala. Okay? Para sa ating NA. Ngayon, gamitin naman natin si F sub T. Okay? Summation of forces along tangent. So, meron tayong M and then A sub T. So, follow naman sa ating tangent. So, ito. So, ano ba yung meron tayo dyan? Okay? So, sa tangential, wala naman na tayong mga forces. So, zero. Summation of forces. Pero, meron tayong mass. Diba? Si mass natin is 150 over 32.2. Then, yung ating 80. Okay? 80. Ayan. So, ngayon, meron tayong 80 equals 0. Kasi wala na. Mag-0 yan eh. Sige. Pakita ko pa rin sa calc. So, 0. 0 equals, sorry, 0 equal siya sa 150 over 32.2x. Shift calc natin yan. Sige. O, 0. Ayan. 0 pa din. And then, yung ating a sub n. Okay?
Kasi kinahanap natin is the acceleration. You know, determine the, balik tayo. Knowing the type of force exerted and her approximate trajectory. Okay? Ayan. So, what is her acceleration at this point? So, kailangan natin si resultant. Okay? Or si A lang talaga. So, meron pa lang tayong A sub T. Hanapin pa natin si A sub N. Si A sub N naman, mabilis natin makuha. A sub N equals yung ating na-solve kanina. 65 squared over rho natin, 100. So, meron tayong 65 squared over 100. Okay? So, meron tayong 42.25. So, yan. So, meron akong A equals yung aking square root ng A sub N squared plus A sub T squared. Alala to? So, meron akong 42.5 squared 0.25 squared plus 0 squared A natin equals so 42.25 din. Hindi ko na itatype ha. Kasi pag ini-squared ko to, tapos ini-square root ko, di siya lang din uli yun. So, feet per second squared. Okay? Ito yung aking final answer. Ayan. So, 42.25 tsaka yung aking 346 point. Ito. 82. So, ayan yung aking sagot sa ating exam. Okay? So, before I will end the discussion, so, ibigay ko muna yung inyong activity problem number 1. So, ayan. Okay? So, thank you for listening. And I hope na mag-practice dito sa normal and tangential. Okay? So, don't forget yung makikin natin, equation of motion, kung bakit merong F sub N, summation ng F sub T, and then syempre yung analysis natin para sa summation ng binormal direction. Kung bakit, saan lang siya nag-appear. Okay? So, thank you.